Ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang lahat ng papuri ay para sa Kanya. Sa Kanya tayo humihingi ng tulong sa araw-araw nating pamumuhay, at sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Ako'y nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala na makapagliligaw sa Kanya, at sino mang Kanyang iligaw ay wala na makapaggagabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo, ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya, sa Kanyang mga kasamahan at sa Kanyang pamilya at sa mga tagasunod nila hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam o mga Muslim, inuutusan ko ang aking sarili at kayo na rin nakatakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil iniutos niya sa Kanyang dakilang aklat. O kayong mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Lalong-lalo na sa buwan na ito ng Ramadan. Nang buwan na ito ng Ramadan ay ang buwan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang buwan ng takwa. Sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayong mga nanampalataya, itinalaga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng kung paano itong iniutos sa mga nauna sa inyo upang kayo nawa ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ito ang diwa ng Ramadan, ang magkaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa lahat ng mga gawaing pagsamba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng gawaing pagsamba ng tao ay mayroong nakakakita nito. Kapag ikaw ay nagsala, kapag ikaw ay nagsadaka, kapag ikaw ay nag-umra, kapag ikaw ay nag-hajj, may makakakita nito na ibang tao. Posibleng may picture ka pa na ilalagay mo sa Facebook na ginawa mo ang mga gawaing pagsamba na ito, liban sa pag-aayuno. Hindi mo mapipicturean yung tao na nag-aayuno. Walang anumang bagay ang makakapaglarawan kung sino talaga ang tao na nag-aayuno. Dahil ang tunay na nakakaalam kung sino lamang ang nag-aayuno ay tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang hadith kudsi, sinabi niya, fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Nang lahat daw ng mga gawaing pagsamba ay magagantimpalaan hanggang sa 700 na ulit, liban na lamang sa pag-aayuno, dahil mas malaki ang gantimpala nito. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang magagantimpala sa nag-aayuno, dahil ang pag-aayuno ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pag-aayuno, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang makakagawa lamang nito ay ang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang isang tao kapag siya ay nag-aayuno, pwedeng kapag kaharap niya ang ibang tao, sasabihin niya nagpa-fasting siya. Pero pag wala nang nakakakita sa kanya, pwedeng siya iinom o kakain. Pero hindi ito ginagawa ng mga Muslim. Kahit ng pinakamakasalanang Muslim, hindi niya ito gagawin dahil alam niya na nakikita siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang fasting, ito ay mayroong mataas na antas kung ihahambing sa iba pang mga gawaing pagsamba, dahil walang nakakakita rito liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din ang fasting, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ang pagsasabuhay natin ng tinatawag na ihsan. O sa lahat ng mga maratibul Islam, sa mga antas ng pagiging Muslim, ang pagiging muhsin ang pinakamataas. Ang pagiging pangkaraniwang Muslim ang pinakamababa. At ang pagiging mananampalataya o mu'min ang nasa pagitan nilang dalawa. Dahil ang ihsan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budullaha ka'annaka tarahu
wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nang ihsan, ang mataas na antas ng Islam. Ito ay ang sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na para bang nakikita mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung hindi mo man nakikita si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya, dahil hindi naman talaga natin nakikita si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa ihsan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinasamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala na para bang nalalaman natin na nakikita niya tayo. Alam natin na nakikita tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat malaki o maliit na bagay na ating gagawin. Ang pag-aayon ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay bumubuo sa ating ihsan. Ito ay bumubuo sa ating takwa o takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dalawang bagay na ito, dahil hindi ito nakikita ng kapwa nating tao, dahil hindi ito ibada, badaniya o gawaing pagsamba na nasa ating mga katawan ginagawa. Ang takwa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay matatagpuan hindi sa ating mga dila, hindi sa ating pananamit, hindi sa ating pagkilos. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulit niya ng tatlong ulit, at takwa hahuna. Ang takwa o ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa puso ng Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa buwan na ito ng Ramadan, inshallah, gawin ninyong espesyal ang buwan na ito ng Ramadan, na ito ay mas maganda pa kaysa sa mga Ramadan na lumipas. Dahil kayo ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na umabot pa sa buwan na ito ng Ramadan, samantalang ang iba pa nating mga kapatid ay namatay na at hindi na sila inabutan sa buwan na ito ng Ramadan. At kung kayo ay kabilang sa mga makasalanang Muslim o kaya ay nagkukulang sa kanilang mga pagsamba, o maaring kayo ay Ramadan Muslim na sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, magpapuri kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasalamat kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan pa niya kayo ng isa pang pagkakataon na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at maitama ang inyong mga sarili hanggang sa kayo ay abutan ng inyong mga kamatayan. Isipin na lamang ninyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isipin na lamang ninyo, halimbawa na kayo ay namatay sa beer house, namatay sa sugalan, o namatay na nanonood ng haram, o namatay na kasama ang mga babae na hindi ninyo mga asawa. Waliyadu billah. Pero kayo ay minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala nang higit sa iba pang mga kapatid natin. Minamahal kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya kayo ng pagkakataon na umabot pa sa buwan na ito ng Ramadan. At hindi kayo naging katulad doon sa mga Muslim. Muslim nga sa pangalan, pero namumuhay naman sa kasalanan. Magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gawin natin espesyal ang Ramadan na ito, dahil maaring ito na ang huling Ramadan para sa atin. Maaring ito na ang huli nating Ramadan, ang huli nating pag-aayuno, ang huli nating buwan na masasamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong pamamaraan. Magpasalamat kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang sa pananalita, bagkos magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsasagawa ng pinaka-perpektong pag-aayuno. At ang perpektong pag-aayuno, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lang ito yung pag-aayuno ng ating mga sikmura, ng ating mga tiyan, na hindi tayo kumakain at umiinom. Bagkos ang perpektong pag-aayuno ay ang pag-aayuno din ng ating mga dila mula sa masasamang pananalita, sa pagsisinungaling, sa panlilibak at iba pa. Ang perpektong pag-aayuno, ito ay ang pag-aayuno ng ating mga mata na hindi tayo tumitingin sa haram. Ang perpektong pag-aayuno, ito ay pag-aayuno ng ating mga tainga na hindi tayo nakikinig sa haram. Pero alam nyo ba kung ano ang pinaka-perpektong pag-aayuno? Ito ay ang pag-aayuno na kasama higit sa lahat ang ating mga puso. Ang ating mga puso na kung saan nananahan doon ang takwa o ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang perpektong pag-aayuno. Wala nang iba.
Dahil maaring ang tao siya ay nagpapakagutom at nagpapakauhaw sa kanyang pag-aayuno. Pero ang kanyang mata naman ay abala sa panunood ng haram, ang kanyang tainga ay haram, ang pinapakinggan, ang kanyang dila ay puro haram ang lumalabas. At ang kanyang puso ay naglalaman ng mga bagay na haram. Ito ay kakulangan sa ating pag-aayuno. Ito ay kapintasan sa ating pag-aayuno. Paano bang mag-aayuno ang ating mga puso? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating mga puso ay nag-aayuno sa pamagitan ng pagpapadalisay natin dito unang-una mula sa lahat ng bagay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una ang shirk o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba kayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa dinami-dami ng tao na naririto sa Quiapo, kayo ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na sasamba sa kanya lamang habang ang iba ay sumasamba sa bato, habang ang iba ay sumasamba sa ribulto, gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba kayo nagpapasalamat na naririto na kayo sa Islam, kaya kumpletuhin pa ninyo ang inyong pagiging mga Muslim? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang shirk at kung paano natin ito maiaalis sa ating mga puso ay sa pamagitan ng pag-iwas natin sa pagsamba sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero maging matapat tayo sa ating mga sarili. Minsan masakit na nasasabi ng kapwa natin ang bagay na ito. Pero kailangan tanggapin nyo ito mula sa akin bilang nagpapayo ng mabuti para sa inyo. Wallahi, marami sa mga Muslim ang nakagagawa ng shirk na hindi nila nalalaman. Sa papaanong paraan, dahil nga ang shirk hindi lang ito yung pagharap sa ribulto kapag sasamba. Shirk din na ikaw ay naniniwala sa mga pamahiin, naniniwala sa pampaswerte, naniniwala sa good luck o bad luck at iba pa. At nalalaman naman natin ng marami sa mga kapatid nating Muslim, mas ginusto nila ang magnegosyo kaysa sa ang mamasukan sa kumpanya na maapektuhan ng kanilang pagsamba. Pero sa kasamaang palad, marami sa mga kapatid natin, nagpapagpag sila ng pera sa kanilang mga paninda kapag umaga. Naglalagay sila ng pusa na kumakaway sa kanilang mga tindahan. Naglalagay sila ng palaka na may pera sa kanilang mga tindahan. Yun ay shirk. Sa umpisa, ito ay shirkun asgar, maliit na shirk, dahil ito ay paniniwala sa mga khurafat, paniniwala sa tiyara, sa mga pamahiin, sa mga pangitain. Pero bandang huli, wal-iyadu billah, hindi ba ninyo naiisip na sa paglalagay ng pusa na iyon ay nilalagay ninyo ang inyong tawakkul, ang inyong pananalig sa pusa kaysa kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sa pusa, sa halip na si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbibigay ng rizq, ng biyaya sa inyo, inaakala ba ninyo na dadami ang inyong customer sa pamagitan ng pagpagpag ng pera sa umaga sa inyong palinda? Samantalang si Allah subhanahu wa ta'ala ang may control sa puso ng tao kung sila ba ibibili sa inyo o hindi. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay isang payo na kung kailangan ulit-ulitin ito, ay ulit-ulitin ko ito. At kung kayo ay magagalit sa akin, tatanggapin ko ang galit ninyo dahil sa pagmamahal ko na kayo ay mailayo sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalisayin natin ang ating mga puso unang-una mula sa shirk o sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, paanong nag-aayuno ang ating mga puso? Kapag nadalisay na natin ang ating mga puso, inshallah, unang-una mula sa shirk, ay ipasok naman natin dito ang tama nating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, si Satanas, tinatakot tayo palagi ni Satanas na tayo ay maghihirap. Tinatakot tayo palagi ni Satanas na tayo ay magugutom, ng ating mga pamilya ay walang makakain, nang sa gayon ay makumbinsin niya tayo na gumawa ng mga pamahiin na ito. Kaya anong sagot, anong solusyon para malayuan natin ang mga pamahiin na ito?
ang ipagpatuloy natin at dagdagan pa natin ang pananalig natin kay Allah subhanahu wa ta'ala higit sa lahat. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, walang saysay ang pusa, walang saysay ang palaka. O ano pa mang isabit ninyo sa inyong mga tindahan na mga pamahiin, dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang may control ng lahat. Gayun din, kung hindi man kayo magsasara ng tindahan sa oras ng sala, o hindi ninyo iiwan ang inyong mga tindahan sa oras ng sala, si Allah pa rin ang nagkokontrol kung may bibili ba sa inyo sa oras na yaon o hindi. Kaya bakit din ninyo iiwan ang inyong pagsasala? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino mang katakutan niya si Allah subhanahu wa ta'ala, na sa pamagitan ng takot na yaon kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay lalayuan niya ang mga pinagbabawal, ang mga shirk, ang mga bid'a, ang pag-iwas sa sala, ang pagpapaliban sa sala. Lahat ng ito ay iniiwan niya dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man daw ang Muslim na ganito ang kanyang paniniwala, bibiyayaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya na hindi niya alam kung saan nang gagaling. At hindi niya mabibilang kung gaano karami. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung araw-araw pinoproblema lang natin ang pera, wallahi, hindi yan pinoproblema ng mga sahaba radiyallahu anhum at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi naman sila namatay sa gutom. Marami tayong mga kapatid sa pananampalataya. Mahirap sila, ang mga paninda nila simple lang. Pero namumuhay sila ng marangal sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pag-iwas nila sa haram. At gayon din, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan ninyo palagi, ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lang yan pera. Ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dumarating sa atin hindi lamang sa pamagitan ng pera. Ang ating mga kalusugan ay biyaya rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pagiging matuwid sa relihiyong ito, ang Islam, ang isa sa pinakamalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin pwedeng ipagpapalit sa kahit anong paninda. Na kung tayo ay nakaka-appreciate sa ganitong biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, dumating man ang Pasko, dumating man ang New Year, hindi nyo kailangan magbenta ng parol. Hindi nyo kailangan magbenta ng paputok. Dahil alam ninyo na ang mga ito ay pagtulong sa kuffar sa kanilang pagse-celebrate ng mga paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mas hangad ninyo ang kaunti na sapat naman para sa inyo kaysa sa marami na inyo namang pananagutan sa mundong ito o sa kabilang buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang pera. Tandaan ninyo yan. Higit sa lahat, ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang makapasok tayo sa paraiso sa kabilang buhay. Kaya yun ang hahangarin natin. Di ba aling wala tayong montero? Di ba aling wala tayong bahay sa exclusive na subdivision? Basta mahal tayo ni Allah, yun ang pinakamahalaga. At ganyan din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang matinding babala, sinabi niya, "Rabbas sa'imi ma lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athsh." Na meron daw mga nag-aayuno na wala siyang mapapala sa kanyang pag-aayuno liban na lamang sa gutom at uhaw. Bakit? Ito ay tinugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith. Sinabi niya, "Man lam yada qawla az-zuri wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sharaba." Sino mang hindi niya iwan ang kamangmangan at ang mga masasamang gawain at pananalita at anumang bagay na may kinalaman dito, hindi kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Dahil ang pag-aayuno nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lang ito pag-aayuno ng ating mga tiyan, higit sa lahat, ito ay pag-aayuno ng ating mga puso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-aayuno ng ating mga tiyan. Higit sa lahat, ito ay pag-aayuno ng ating mga puso. Bakit napakahalaga ng ating mga puso?
Dahil naririto ang takwa, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naririto ang tawakkul, ang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naririto ang mahabba, ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naririto ang lahat ng bagay na makakapagpalapit sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag maayos ang ating mga puso, maayos din insya'Allah ang ating dunya, ang buhay natin sa mundo, at maayos din ang ating akhira, ang buhay natin sa kabilang buhay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudga. Tunay na sa katawan daw ng tao ay merong isang maliit na piraso ng laman. Idasaluhat saluhal jasadu kullu. Na kapag maayos daw ang kalagayan ng piraso ng laman na ito sa katawan, ay magiging maayos ang buong katawan. Wa idha fasadat fasadal jasadu kullu. At kapag masama ang kalagayan ng piraso ng laman na ito sa katawan, ay masisira ang buong katawan. Ano ito? Ala wa hiyal qalb. Ito ay walang iba kundi ang ating mga puso. Na kung ang ating mga puso ay taimtim sa kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, maayos ang ating katawan insyaallah, maayos ang ating dunya, at maayos ang ating akhira higit sa lahat. Na doon sa kabilang buhay, kahit sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom, titingnan pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nang araw ng paghukom, yaon daw ay araw na walang silbi, walang saysay ang yaman at mga anak ng tao. Wala silang maitutulong sa atin. Hindi natin masusuhulan si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pera natin. Yung anak natin na naging engineer, yung anak natin na naging doktor, naging nurse at kung ano-ano pa, hindi sila makakatulong sa atin sa araw ng paghuhukom. Illa man atallaha biqalbin salim. Liban na lamang doon sa dumating kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, ng kanyang puso ay malusog, ng kanyang puso ay malinis, ng kanyang puso ay dalisay. Kaya pag sumikapan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ng buwan na ito ng Ramadan, ang buwan na ito ng takwa, ay maging buwan na magiging pinakamalusog ang ating mga puso, nang sa gayon ay mamumuhay tayo sa pagiging matuwid na Muslim sa natitira pang mga buwan hanggang sa susunod na Ramadan, insyaAllah. Na kung tayo man ay aabutan ng kamatayan bago pa dumating ang susunod na Ramadan, insyaAllah, ay handa pa rin tayo sa pagkakabawi sa ating mga buhay dahil tayo ay namuhay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon tayo ay mamamatay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala.